The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides. Okay, thank you, Ted. Ngayon po, kakausapin natin yung mga tao na tipong napapaganlaba. Marami to, Ted. Ano? Gusto kong ma-address lang minsan. Hindi mo alam kung ano ba yung source ng pagod mo. Spiritual ba? Physical? Kaya ang ganda ng invitasyon na itong si Jesus sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin. So, it's an open invitation. Para kanino? Kayong lahat. Para sa lahat. Anong pinagdadaanan? Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Hindi lang po nabibigatan, yung lubha talaga, yung bigat na dinadala nyo sa inyong mga pasanin. At sinabi niya, at kayo bibigyan ko ng rest or kapahingahan. Alamin natin siya kung ano ba yung source ng mga pagdadalamhati, pagiging yung bigat na dinadala, ano ba yung source ng mga kausap ni Jesus during this time. Hindi lang siya physical na pagod, but also emotional, psychological, mental, relasyonal. Napapagod sila kasi ang bigat po ng load na dulot ng mga maling katuruan during that time ng mga spiritual leaders ng mga Hudyo, ng mga Jews during that time. Meron silang around 615 na mga rules and regulation. Alright? Na kailangang tukdin. At pag sumablay ka sa isa, nagawa mo 614, mali ka lahat. And these are based on human traditions, yung mga katuruan na dinagdagan nila yung isang katutak na mga batas to get near to God. Kaya ang result, they feel guilty pag nagkamali, frustrated, dissatisfied, kasi nga po isang katutak na legalism yung tinuturo ng mga maling katuruan. Akala nila malapit na sila kay Lord, dami nila nasusunod. And then, because of those ritual and religious practices, tapos isang temptasyon lang, sablay sila, back to square one na naman sila. Nangyari na ba sa inyo to? Yung gusto nyong bumait pero di mo magawa. Minsan, alam mo na yung mali ito pero you can't help but do it. Alam mo makakasira sa pamilya mo yung pakikipag-flirt na yan sa sekretary mo or sa kasama mo sa opisina dahil alam mo may asawa ka. Pero bakit hindi mo malabanan until nakikipag-flirt ka na, minute mo na and all? Bakit yung mga addiction na nagsimula sa maliliit lang, ngayon halos ibenta mo na lahat at sinisira ng pera nyo at pamilya mo? Wala kang power labanan. Nakaka-frustrate po ba? Tama po, kaya si Jesus, sinabi niya, pinagdaanan ko lahat yan sa krus ng Kalbaryo at pinagbayaran. Kaya ako ngayon, binibigay ko sa inyo tong invitasyon. Lumapit kayo sa akin. Seek first His kingdom and His righteousness. At itong mga bagay na gusto mo mangyari dito sa lupa, labanan ng mga temptasyon, maging maayos na asawa at anak, ako bahala dyan. Bibigyan kita ng kapahingahan sa lahat yan. Spiritual rest, peace of conscience, ease of mind, panatag na kalooban. Ang tanong ko lang as I end, handa ka ba, Brad, lumapit kay Jesus ngayon? Handa ka bang to humble yourself and say, Lord, not my own doing, but what you did on the cross. Kaya sabi niya po sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Binayaran na po niya ang ating mga kasalanan, past, present, at future. We just have to submit to His will and to His finished work at the cross. Panginoon, salamat po sa imbitasyon niyo na lumapit sa iyo. Minsan, Lord, akala namin napapalapit kami sa iyo because of the good things na ginagawa namin. And yet, sinabi mo na Ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lord, pag napapalapit ang relasyon namin sa iyo, hindi namin kailangan bumait, hindi namin kailangan magpakabait. Come as you are, yun ang invitation mo sa amin. Yung sinful woman na binuhusan ka, Lord, ng pabango, perfume sa paanan mo, napaka makasalanan niya. And yet, nung napalapit siya sa iyo, nakita niya ang totoong kapatawaran. So Lord, tulungan niyo lang po kami na lumapit sa iyo for who we are, na hindi namin kailangan magmalinis. Dahil unang-una, kita mo naman yung puso at kaibuturan ng aming intensyon. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami lumapit sa iyo sa imbitasyon mo to come to you, all you who are weary and heavily laden, and you will give us rest. Salamat po ngayong araw na to sa assurance na nasa iyo lamang ang tunay na kapayapaan at kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat po ng marami sa araw na ito. Sa pagkakataon po na aming mga kaugnayan, si Brad Jeff, alagaan niyo po siya lagi, ang kanyang pamilya, ang kanilang simbahan at lahat po ng lingkod ng simbahan na nakikinig ngayon sa aming programa at lahat po ng mga uri manggagawa.
na ngayon po'y nakikinig at nanonood po sa aming programa. Lord, alagaan niyo po kaming lahat. Itong aming dinadalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.